Naka-medical leave ngayon sa trabaho si Senadora Miriam Defensor Santiago dahil sa kanyang sakit na chronic fatigue syndrome. Ang sa Senadora, hindi na raw siya makapagtrabaho na maayos dahil sa kanyang kondisyon. Balita ang hatid ni Jam Cesante. Do not override me. We've already heard that. Kilala si Senador Miriam Defensor Santiago para sa kanyang palabang personalidad at makulay na pananalita. Pero mula nang magbukas ang 16th Congress noong Hulyo, hindi pa nakakapasok ng Senado si Santiago dahil naka-medical leave ito. Halos hindi na rin ito sumipot sa mga huling buwan ng nakaraang kongreso dahil sa kanyang sakit na chronic fatigue syndrome o labis na kapaguran na pinakomplikado pa ng heart palpitations. Matagal nang nagkasakit, malapit nang matepok. Naman, wag naman ma'am. Kayo talaga. Labis na akong pumunta sa Amerika dahil sabi ng mga doktor, kailangan na akong pumunta doon at hindi na maintindihan kung ano itong kalagayan ko. Maaaring pabiro ang tono ni Santiago, pero sumulat na siya kay Civil Service Commission Chairman Francisco Duco III tungkol sa kanyang kondisyon. Ayon kay Santiago, hindi na raw siya makapagtrabaho ng maayos dahil sa kanyang sakit. Ang kanyang kondisyon, maaari pa daw makaapekto sa pag-upo niya bilang hukom sa International Criminal Court o ICC sa Netherlands. Tinanong ni Santiago si Duque kung hanggang kailan siya pwedeng mag-medical leave. Ang magiging sagot daw ng CSC ang basehan ng kanyang mga magiging desisyon ukol sa kanyang termino bilang senador at judge sa ICC. Sabi ni Duque, pag-aaralan pa niya ang liham ni Santiago. Bagamat hindi nakakadalo sa sesyon ng Senado, paminsan-minsan ay nagsasalita naman sa Santiago sa ilang public events bilang guest speaker. Isa sa pinakahuli ay sa selebrasyon ng Philippine Institute of Certified Public Accountants noong July 15, kung saan binanatan pa niya ang ilang kapwa-senador na akusado ng pagkakasangkot sa pork barrel scam. Sabi ni Santiago sa liham niya sa CSC, inaantay na lang daw niya ang resulta ng ilang medical tests bago siya lumipad pa Estados Unidos para magpagamot. Jam Cesante, GMA News.